Katulad ng sinabi ko noon, hindi pwedeng ipagpaliban ang tulong na dapat natatanggap ng mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis, tuloy dapat ang serbisyo natin sa bawat Pilipino. As a legislator, allow me also to emphasize to my former colleagues in the executive branch, we are passing this measure out of trust and we hope that your conscience will guide you in implementing this measure. Nagtitiwala kami sa inyong kakayahan at katapatan. Sa ating mga government officials, higit 3 taon ko po kayo nakatrabaho. Alam ko po ang inyong kapasidad at dedikasyon sa serbisyo. May tiwala ako sa inyo na gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para malampasan natin ang pagsubok na ito bilang isang nagkakaisang bansa. Tulad sa Department of Agriculture, gawin natin ang lahat para may sigurong walang magugutom na Pilipino habang nilalabanan natin itong virus na ito. Make sure we have sufficient supply of food. Aanhin natin ang pondo kung kulang naman ang supply. Responsibilidad natin na alagaan ang ating mga kababayan natin na pinilit nating hindi lumabas ng kanilang mga bahay. Nag-impose tayo ng strict measures para maprotektahan ang kalusugan nila, pero hindi dapat doon nagtatapos ang responsibilidad natin sa pag-aalaga sa kanila. We want everyone to stay home, but for that to happen, we have to make sure that we are able to sufficiently provide them with the necessary means to take care of their families and ensure the security they need in order to remain in their homes.